Madalas, mga kalapatids, mayroong mga tao or certain mga individual na nag-text sa akin, nag-PPM, nagme-message, "Sir, sa'yo bang kalapati to?" Usually, binibigay siyempre yung band number, naka-personal ko daw. Pero bakit nga ba hindi ako, hindi sa hindi ko in-entertain kasi sinasagot ko eh, pero hindi na ako nagbibigay ng additional info. Unang-una yung nagtatanong, hindi ko sure kung siya ba yung rightful owner ng kalapate na tinatanong niya. Kasi hindi ko kayo matatandaan eh. Lahat-lahat kayo. Kahit magpakilala kayo, eto pa yung isang problem. Yearly, around 300 to 500 birds yung nagiging inakay ko. Sarang dami! Kwentahin natin. Kung maglalaro ako, I have to create, kung north and south, mga 100 to 150 birds. Kasi dalating 10 sets na lang yung ilalaro ko is 80 birds. Plus, syempre, yung spare. Then baka mayroong certain club na gusto kong tulungan, lalaroan ko sila. So pagka naglaro ako ng pool, nasa 100 to 150 birds, doon pa lang yung gagamitin ko. Eh halos lahat ng mga tropa hindi nagbibreed, ako gumagawa ng panlaro nila. Assuming na 50, so around 200 birds na, or more than 200 birds yung kailangan kong i-create na panlaro. Gagawa ako ng inbreed pang laro ko, ay pang stock ko, and doon ko rin kinukuha. Take note. Doon ko pa rin kinukuha yung expenses ng ibon ko. So, hindi totoong hindi ako nagbebenta, pero hindi rin totoong nagbebenta ako. Ano nga ba yung totoo? Selective selling, yung mga kailangan lang, hindi porke wala kang pera, hindi ka makakuha. Hindi porke marami kang pera, makakuha ka. Para masuportahan, on a certain degree, hindi naman lahat doon ang gagaling, yung mga ibon ko. Second, para masuportahan yung pag-ikot ko, yung pagbiyahe ko sa inyo. So, kailangan gumawa ako ng pure lines na pwede kong ibenta later on. Kasi kung pupunta ako ng buong Visayas, I have to sell mga 10 birds. Kung pupunta ako buong Mindanao, I have to sell 10 birds. Or more. So, siguro I have to create 50 to 100 stock birds. E paano pa yung mga gift bird nyo? Pag umikot ako sa inyo, may parapol bird. So, ang dami, diba? Kung ganun kadami, 300 birds na lang a year, at ipapatrace niya sa akin yung ring number na alam ko mga 2010, 2011, saan ko hanapin? Nasa baul na yun, nasa kahon. Pakakalkal niyo sa akin? So, hindi. Kaya bago lumabas yung ibon sa akin, sinasabi ko sa kukuha, ito yung info ng ibon, huwag mong kalimutan. Kasi later on, tanungin mo sa akin, baka hindi na kita masagot. Then, isa pa, yung mga nagtatanong, kasi nabili daw sa'yo ni ganito to, sir eh. Nabili raw nito eh. Nakuha ko ganito, pinahiram ni ganito, ito daw. Hindi ko masyusure na yung ring na yun, yung pa rin yung same bird nakuha niya sa akin. Hindi natin masyusure yun. Wala na akong, hindi ko naman mamomonitor lahat-lahat yun. So, huwag kayong magtampo sa akin kung hindi na ako nagbibigay ng additional info sa mga ibon pagka hindi na galing sa akin. On hand, kung galing sa akin, sasabihin ko sa iyo, usually yung info. Band number, tsaka line, yun lang. Huwag nyo na rin akong tanongin, yung magulang yan, sir, konting info sa magulang, may pedigree ba? Magumpisa kayo at that bird. Magumpisa kayo sa ibon na yun. Jowa Regalario Bird, Andre Litar. Then,
Doon na kayo mag-start ng pedigree nyo. Huwag nyo nang gamitin yung other pedigree. Kasi wala din ako notebook ang gamit ko. Bakit ko sinasabi ngayon sa inyo to? Yan yung importance ng record. Kailangan nagre-record kayo. Sampu pa lang ibon mo, matatandaan mo, ito anak nito, ito anak nito, ito anak nito. Pero pagkatapos nun, 20 na yung ibon nyo, hindi nyo na matandaan kung kanino galing, kaya kailangan may record kayo. Biglang nakawala isang breeder nyo, hindi nyo matandaan ano ba number. Kailangan may pumasok na ibon, mayroong lumabas na ibon, naka-record. Kaninong anak, kaninong apo, saan galing. Then, pag nagte-training kayo, may record, ganito panahon, ganito yung... Kasi kailangan natin for future use yung mga yan. Paano natin ma-assess performance ng particular line mo kung wala tayong mga record? At hindi rin na, kahit magulang, hindi nyo na matandaan. So, kaya lang sa akin mahirap, siguro next year, baka computerized na rin yung recording ko. Pero hindi ko na i-re-record yung pass, yung bago na lang kasi napakadami. Ilang logbook yung hahanapan natin. So, importante yung record. Kailangan may record kayo, kahit nag-uumpisa kayo, kahit isa palang ibon nyo, naka-recorded na yan, eto ibon ko. Huwag na masyado maraming details, band number, kulay ng ibon, kung kak o hen, tapos na. Or other info, pwedeng lagay, kanino galing, gano'n. Sa band number nyo isama. So, wag na yung napakadaming ito performance ng ito. Start with that bird. Pedigrees. Mahirap i-authenticate yung pedigrees dito sa Pilipinas. Line. Mahirap din. Hindi mo makikilala yung kalapate, yung linya ng kalapate sa tingin lang. So, panoorin nyo yung video natin, yung paano magsimula. Para makita nyo kung ano yung dapat tignan. Kung paano kayo mag-umpisa. Pero importante, mag-keep kayo ng record. Mag-keep kayo ng details ng ibon nyo. Band number, kulay, hen, okay, kak. So, lumabas na ibon, pumasok na ibon. Yun yung importance ng record. Pero naalam ko, marami sa atin na tanda ko yan. Later on, magkakaproblema ka. Dapat nga well-organized yung kamukha ko. Yun yung problem ko. Napakadami ng record. Mahirap maganap. So, mga kalapatids, kung wala pa kayong record, umpisahan nyo na ayun.